Sama nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Ang tapala rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat para sa Angelus. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria at si ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawan tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pamamalita na anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay namang muli sa kalawalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang iyong telepono. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Oh,
Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipinalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito, lalo tigit ang ating Chancellor si Father Jason, ang mga patuloy na humihiling ng kagalingan at ng iba't ibang mga kahilingan kay Santo Padre Pio, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa kahilingan ng pamilya ni Tita Mencho Alfonso at ng kanyang buong pamilya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinasasalamat
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin ang pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat at maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o nang malakas ang lakas na taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako, si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling niya'y kailanman
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibot ay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos. Naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdaganin man ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo." Ibinigay sa Sapagkat, mga minamahal, ang buong buhay ni Padre Pio, hindi tungkol sa kanya, tungkol kay Kristo. At kung may iisa kang hihilingin sa araw na ito ng kanyang kapistahan, hindi ang gumaling, hindi ang makamta ng iyong matagal nang hinihiling. Ang iyong hilingin ngayong araw na ito, yung unti-unti kang makatulad ni Kristo. Yun lamang. Sapagkat lahat ng ating karanasan, malungkot, masaya, nakakaiyamot,
nakakainit ng ulo, nakakagalit, lahat iyan. Yan ay lahat tungkol kay Kristo. Ay naririto ka nga, paluhod-luhod ka pa diyan, papikit-pikit ka pa sa Ama namin, taray na taray mo naman. Diga? Narito ka nga, layo-layo ng iyong pinanggalingan. Na-traffic pa kayo diyan, one way yan eh, gutom pa kayo. Tapos pagdating dito, magpapapicture ka lamang sa ilalim ng mga puno, diga? Hahaplos ka lamang kay Padre Pio. Ay kahit mapudbud ang kamay ni Padre Pio ng inyong paghaplos, wala kang kakamting kagalingan. Wala kang biyaya kahit manligo ka sa aming Holy Water Sanctuary. Maniwala kayo sa akin. Dahil hindi si Padre Pio ang nagpapagaling. Hindi si Padre Pio ang nagbibigay ng biyaya. Si Padre Pio ay instrumento lamang ng Diyos. Siya'y daluyan lamang ng biyaya ng Diyos. E narito ka nga, padasal-dasal ka. Nagagalit ka naman kapag kami nasiksik sa iyong upuan, di ka? Nasa simbahan yon. Ah, ikaw ari matandang ari, pahuli-huling dumating, tasiksik-siksik ngayon. Pero nasa simbahan ka, nagdadasal ka kay Padre Pio, di ka? Hindi ka kayo natatawa sa inyong mga sarili? Ay nakakatuwa, ano, kanina pinagmamasdan ko kayo ng simula, siksikan. Nakakatuwa yung ilan. Hindi ko naman sinabing paupuin nyo lahat yan. Ano, alam ko magtayo ang kayo lahat, paupuin ninyo. Pero nakakatuwa yung mga ilan, dini na po kayo, kita namin eh. Mula dito sa harap, pinapaupunin nyo lalo yung mga matatanda. Ganoon. Ganoon dapat ang tunay na pagsunod kay Padre Pio. Yung unti-unting tumutulad kay Kristo. Dahil ang buong buhay ni Padre Pio tungkol kay Kristo. At alam niyo kung anong pinakamalapit na pagtulad kay Kristo? Ay di yung maghirap. Ayan, tingnan niyo si Kristo. Nakapako sa krus. Yan ang tinularan ni Padre Pio. Buong 50 taon ng kanyang buhay, tiniis niya ang sugat na kasing tulad ng sugat ni Kristo. Baka akala ninyo'y tuwang-tuwa si Padre Pio na may sugat ang kanyang mga kamay at paa at ang tagiliran. Hindi! Yun ay araw-araw niyang ipinaghihirap. At anong sabi niya? Panginoon, ang mga hirap na ito para lamang sa mga hirap mo. Yun. Kaya kung kayo ay may mga problema ngayon, may sakit kayo ngayon, marami kayong utang, marami kayong iniisip, congratulations! Kayo ang pinakamalalapit sa karanasan ni Kristo. Sapagkat ang buhay ni Kristo na tinularan ni Padre Pio ay buhay ng paghihirap. Buhay ng pagtitiis. Buhay ng kapighatian. Si Padre Pio hindi nakilala dahil sa kanyang mga sugat. Si Padre Pio nakilala dahil sa kanyang kababaang loob. Yung sa kabila na siya ay pinupuntahan ng tao dahil nga nalaman na siya ay nagtaglay ng sugat ni Kristo, pinupuntahan siya, kilalang kilala siya. Pero laging sabi ni Padre Pio, hindi sa akin, laging kay Kristo. At yun din ang gusto nating maging espiritualidad ng pambansang Dambana. Huwag kayong magbabarkadahan papunta dito para lamang magpapicture. O baka ang iba sa inyo ay napilitan, pansiksik sa inarkilang van. Huy, lalabing dalawa pa kami. Kulang pa ng isa. Ay sayang ang 1.5 na bayad. Sama na ikaw. Kung bakit tayo naririto ngayon, saan ka man ang galing? Ano man ang daladala mo? Yan lahat ay dahil kay Kristo. Kaya po sa inyong mga nag-aalaga ng inyong mga may sakit, di ka minsan sa gabi ay nakakapaiyak,
Aba, maghapong ka mag-alaga. Ligalig na ligalig pa ng iyong inaalagaan. Pagka ikaw nalang gising sa gabi, nakakapaiyak, Panginoon. Ako nalang ang nag-aalaga. Ay, bakit bukas sa alagaan mo uli? Yun ang pag-ibig ni Kristo. O kayong mga magulang, ang inyong mga anak ay 17 taon na sa college. 5 kurso na eh, palipat-lipat, hindi makatapos. Pasaway pa. Ay, bet kayo patuloy na magtatrabaho para sa inyong mga anak? Yun ang pag-ibig ni Kristo. Kayong mga mag-asawa, 3 linggo na kayo hindi nagpapansinan, hindi kayo magkatabi sa kama. Pero ipinaghahayin mo naman kapag nakain. Yan, ika, kain na ikaw. Yun ang pag-ibig ni Kristo. O itong mga tagapaglingkod dito, minsan ikakaunti na ang ipinapakain, ambunado pa sa pamasahe, ibig patuloy na naglilingkod. Yun ang pag-ibig ni Kristo. At yun dapat ang dahilan ng bawat pagpunta natin dito o sa kahit anilmang simbahan. Dahil lamang kay Kristo. Dahil sa pag-ibig kay Kristo. Dahil sa paghihirap ni Kristo. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 508, ang sino mang nagdurusa dahil sa kaharian ng Diyos ay pagdurusang magdadala sa pakikiisa kay Kristo. Kaya ang ating mga paghihirap, ang ating mga sakit, ang ating mga problema, gawin ninyong dahilan upang lalo kayong mapalapit kay Kristo. At yun ang hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal. Ngayong dakilang kapistahan ni Padre Pio, mamaya po sa banal na komunyon, pagtanggap ninyo kay Kristo, ibulong ninyo sa Kanya, Panginoon, bahaginan mo po ako ng iyo pang mas maraming paghihirap upang sa mga paghihirap na ito at pagtitiis, unti-unti ko laging mailagay, maikabit at maiugnay ang aking sarili sa iyo. Katulad ni Padre Pio, na buong buhay ay buhay ng paghihirap at pagtitiis, ako rin po, Panginoon, punuin mo ng kababaang loob at ng pagmamahal upang mapagtagumpayan ko ang lahat ng hirap at pagtitiis sa aking buhay. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, ililibing, nanawag sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating Amang Mapagkalinga sa lahat ng ating mga kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang namamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika, at buong tapang na magabayan ang sambayanan na may pamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga leader
na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katanungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nila nawa sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mauwain, pakinggan mo nawa ang aming mga pagdulog at iyong habag nawa ay maging daluyan ng iyong mga biyaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa iyong sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio.
sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa Pambansang Dambana, lalo ngayong kapistahan, mangyaring pakiingatan na inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa po, mga schedule ngayong ating maghapon ng kapistahan. Pagkatapos ng ating misang ito ay itutuloy natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya. Susundan po ito mamaya ng misa ng alas 9 ng umaga. Ito po ay sa pangunguna ng Cardinal na Obispo ng India, si Anthony Cardinal Pula. Susundan ang mga misa ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon. At ang alas 4 ng misa ay healing mass at healing liturgy na may pagpapahid pa rin ng langis. Susundan naman ang prosesyon sa karangalan ni Padre Pio dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ang inyo po mga kakilala, mga kasamahan, lalo na ang mga may sakit, ay ating inaanyayahan. Nais nating pasalamatan ngayong misang ito ang lahat, kayo pong lahat na nakiisa ngayon, lahat ng sumubaybay sa ating Facebook page at sa mga ilan pang social media platforms, lalo ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng Radyo Maria. Sa lahat po ng ating mga tagapaglingkod sa ating altar, lahat po ng naririto, ang koro ng Santa Ana, maraming salamat. Sa ating mga pianista na kasama nila, gayon din sa Shrine Ministry at confraternity ni Padre Pio kasama ang mga benefactors at ang ating mga parishioners, ang PPC at BLC, ang mga ministry heads, ang ating mga staff at ang ating mga usherettes. Gayon din, salamat sa pakikiisa ng ating 10 barangay, ang ating na ngayon ay nasasakupan ng Pambansang Dambana. Sa ating mga nagtaguyod ng banal na misang ito, sa mga naghandog ng pamisa, at sa ating 23 sponsors ng ating kandila para kay Padre Pio. Nais nating pasalamatan ang ating ermana ngayong taong ito, si Engineer Merly Sanchez, kasama ang kanyang pamilya. Palakpakan po natin silang lahat. At sa mga pari na ating nakasama ngayong umaga, maraming maraming salamat po sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga pari. Mamaya po, para sa liturhiya ng pagpapagaling, huwag kayong magsisiksikan. Ano po? Pag kayo nagsiksikan, ititigil natin ang liturhiya ng pagpapagaling. Marami tayong mga tagapaglingkod na maglalagay ng langis at saka ng ating mga relikya. Huwag kayong magsisiksikan. Makikinig kayo sa mga sasabihin ng usher at sa ating mga gabay para sa ating liturhiya ng pagpapagaling. Muli po kayong magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong magpayapa at tanging kay Jesus magtiwala. Salamat sa Diyos. Habang inaawit ang awit kay Santo Padre Pio, ay ipapasok natin ang kanyang mga relikya. Manatili po kayong nakatayo. Palakpakan natin si Padre Pio. Simulan po natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagpaparangal sa mga relikya at pagpapahid ng langis sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bago po natin simula ng ating liturhiya, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang pinagkaloob sa akin at lalong-lalo na sa pananalangin kay Santo Padre Pio. Sobrang pasasalamat po ang aking ibinabalik sa Diyos at kay Santo Padre Pio na ako po'y naging pari. Sa mga kapatid po natin na pinangailangan ng loob, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang sabi nga ni Padre Pio, ang lahat ng ating pinagdadaanan ay pakikibahagi lang natin sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay pagkatiwala mo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na nagpapala sa atin. Lagi nating tatandaan na sa kabila ng ating paghihirap at mga karanasan ay may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Ang palaging paalaala sa ating lahat ni Santo Padre Pio ay patuloy na manalangin at huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng ating pagdurusa. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang pagpapagaling kay Father sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kayo rin po, kayo lagi naming hinihikayat na magbahagi ng inyong istorya ng pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Makipag-ugnayan lamang kayo sa aming opisina kung kayo po may mga nais ibahagi. Ngayon po tayo ay tatayo. Ating aawitin ang Come Holy Spirit bilang paghiling ng awa sa tanging Diyos na nagpapagaling, na ipadala niya ang kanyang Espiritu upang tayong lahat ay pagalingin sa lahat ng ating mga pagkakasakit. Itataas niyo po ng pagsuko ang inyong kanang kamay
habang nasa dibdib ang inyong kaliwang kamay. Habang patuloy tayong nananalangin, tumatawag sa Panginoon sa pagpapanaog sa Kanyang banal na Espiritu upang hilingin ang kagalingan, tayong lahat ay manahimik. Alalahanin ang ating mga nais idulog sa Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ama naming mapagmahal, Ama naming nagpapagaling, narito po kaming lahat sa iyong harapan, dumudulog sa pamamagitan ng panalangin ng aming mahal na patron, Santo Padre Pio. Kami po inyong kaawaan sa lahat ng aming mga pinagdadaanan at sa lahat ng aming karamdaman. Unang-una, Panginoon, pagalingin mo kami sa aming mga sakit, sa aming espiritu, ang aming kahinaan, ang aming mga kasalanan, ang lahat ng nagpapabagsak, at ang lahat ng nagpapalayo sa amin sa iyong dakilang pag-ibig. Ang aming kayabangan, ang aming walang malasakit sa iba, ang aming kadamutan, ang aming masasamang ugali. Panginoon, hipuin mo po ng iyong mapagpagaling na kamay ang aming puso upang ang aming kaluluwa ay magkaroon ng kagalingan at ng laging makadulog sa iyo. Gayun din, Panginoon, ang aming kalooban, ang aming isipan. Panatagin mo kami sa lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Kaming mga nag-iisip ng aming gagastusin sa mga susunod pang gastusan sa buhay. Ang aming alalahanin sa mga bayarin. Ang aming alalahanin sa aming bahay. Ang aming alalahanin sa mga grupong aming kinabibilangan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapanatagan ng kaisipan at ng kalooban upang lagi kaming makadulog sa iyo sa lahat ng ito ng aming kawalang kapanatagan at ng aming kawalang katiyakan na pinagdadaanan. Higit sa lahat, Panginoon, dumudulog kami sa iyong lahat sa aming mga sakit sa katawan. Hipuin mo po at ipadala ang init ng iyong banal na Espiritu. Lahat kaming nagdurusa sa iba't ibang sakit, sa lahat ng bahagi ng aming katawan, Panginoon, idinudulog namin ito sa iyong lahat. Kaming may mga sakit sa aming ulo, sa mga mata, sa tenga, sa bibig, sa ilong, sa lahat ng pinagdadaanan namin, ang masasakit naming mga kasukasuan, sa aming mga nagdurusa dahil sa mga sakit sa puso, sakit sa atay, sa lahat ng aming mga malamang loob na nagkakaroon ng diferensya. Panginoon, ang lahat ng mga ugat na may mga bara, ikaw po, Panginoon, ang luminis, magpahilom, lahat din ng bahagi ng aming pangkatawan ay idinudulog sa iyo. Kaming mga nagdurusa ng matagal ng panahon sa iba't ibang karamdaman, sa kanser,
sa leukemia, sa iba't iba pang karamdamang nagpapahirap sa amin, Panginoon. Halika, sa init ng iyong mapagpagaling na kamay at sa kapangyarihan ng Espiritu, kami pagalingin upang ang aming kalusugan ay manumbalik at kami makapagbigay lugod at makapaglingkod sa iyo. Gayun din, Panginoon, sa aming mga kapatid na hindi makaparito, dahil nasa banig ng iba't ibang karamdaman, kami nananalangin sa kanila, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, mga kamag-anak, mga anak, mga pinsan, mga kaibigan, mga katrabaho o mga kakilalang humihiling ng panalangin. Panginoon, sila rin po ay hipuin mo ng iyong kagalingan upang kaming lahat ay magkasama-samang makadulog sa paglilingkod sa iyo. Bigyan kami, Panginoong, lahat ng liwanag ng kaisipan, talas ng isipan, liwanag, lakas ng katawan. Panumbalikin po kami sa lahat ng aming karamdaman at kung iyo pong kalooban, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ng aming mahal na patrong Santo Padre Pio, pagalingin kami sa lahat ng nagpapahirap sa amin nang sa gayon ay makabalik sa paglilingkod sa iyo para sa iyong kapurihan at sa aming kabanalan. Sa pamamagitan din ng panalangin ng mahal na ina ng mga biyaya at ng matimiyas at mapagpagaling na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayong lahat po para sa panalangin, sa pagpapagaling. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng limang sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon? Tulungan niyo po ako na maging matiyaga rin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili at makisalo sa banal na misa kasama ng kapo. 24/7 na nasa ating Chapel of Reliquaries. Ano po? So kayo hahawak lamang pagkakataon ito para malapit ang mahawakan si Padre Pio. Hahawak ng mabilis, lilipat sa katabi ninyo para sa paglalangis. At pagkatapos po nito, babalik kayo sa inyong upuan ng tahimik para po sa pagpapatuloy naman ng ating gawain pa. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Habang inihahanda po namin ang mga gamit, kayo po ay pipila ayon po sa ating sinabi. Pagbigyan niyo muna ng pagkakataon, wag po kayong magsisiksikan.
dahil ititigil natin ang liturhiya ng pagpapagaling kapag kayo'y nagsiksikan. Oh,
Tayo po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng mga gamit sa pananalangin. Pag-ready na kayo. Lay ministers. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais babasbasan, isipin ang mga taong nais nyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Kayo po ay laging mag-iingat. Brother, ibalik na ang relic dito. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maari na po nating ialay ang ating mga bulaklak kay Santo Padre Pio ang sunod na misa ngayong ikasiyam ng umaga.